Mataas ang demand para sa mga karpintero ayon sa job portal ng gobyerno na PhilJobNet. Tingin ng Department of Labor and Employment, magpapatuloy ang ganito pang ilangan sa mga karpintero sa susunod na 5 hanggang 10 taon. May news to go si Lay Alvis. Lagari rito, pukpuk doon, liha rito, katam doon. Dahil kaliwat kanan ang construction ng mga gusali gaya ng mga condominium, apartment, hotel, restaurant at iba pang mga commercial building, in demand daw ngayon ng mga karpintero. Sa official job portal nga ng gobyerno na PhilJob.net, halos 1,000 vacancies para sa mga karpintero. Increasing yung demand ng carpenters and we can say that boom ang construction syempre sa atin, di ba? Lalo na itong mga infrastructure projects funded by government. Business renting ay in demand din because of the BPO-ICT. Si Mang Jose Acaton, swerte raw dahil tuloy-tuloy ang kanyang trabaho ngayong taon. Maraming nagpapatay yung building, mga malaking bahay na dito sa Maynila. Nasa pagitan ng 9,000 hanggang 10,000 ang average na sahod kada buwan ng karpintero. Ang mga arawan naman ng kita, sumasahod ng mula 400 hanggang 500 pesos kada araw. Gaya ni Mang Deson Sablante. Sumasahod lang po naman kami ng 420. Sapat na po ba yun? O kulang pa? Kumbaga sa amin, ma'am, tiyaga na lang po. Kumbaga sa ano lang talaga, kung totoosin sa malayuan, medyo may kakulangan konti. Pero sa amin na mga mahirap, siyempre, wala naman kami magagawa. Buwan din daw kumabakante ang ilan. Paminsan-minsan, ma'am, wala. Paminsan-minsan, mayroon, ma'am. Hindi diretso, ma'am. Pero kung nababakante po kayo, matagal ba o hindi naman? Medyo may katagalan, ma'am. Mga 2 buwan ganyan, ma'am. Kung ikaw ay karpintero at gusto mo ng regular na trabaho at mas malaking sahod, pwede mong gawing specialized ang iyong carpentry skills ayon sa DOLE. May bentahe raw kapag ikaw ay formal na nag-aral ng carpentry sa mga accredited school ng TESDA. Depende kasi sa skills. Gumagawa ka ng mga furnitures, mga carvings. So highly skilled ang kanilang ano, ang kanilang category. Definitely it's more than 10,000 ang kanilang ano, take-home pay niyan. Mula 3,000 hanggang 7,000 pesos ang halaga ng carpentry course sa public at private technical schools. Nagbibigay rin ng scholarship ang TESDA. Malaki rin daw ang demand para sa mga karpintero at iba pang construction personnel sa mga bansa sa Middle East. Makikita ang mga job opening dito at sa ibang bansa sa official job portal ng gobyerno na philjob.net. Lay Alvis, GMA News.